What is up guys? At ito nga ang simula ng 01 Tour. So lilibutin natin ang Luzon at dito tayo nag-start sa San Rafael, Bulacan sa One Garage. Dito nagtipon-tipon ng mga vloggers, influencers para simulan ang 1,350 kilometers. So ito ang kilometer zero natin. Tara, samahan nyo kami. Ito ang day one. So right mga Siwa Nation, we're going up. Kompleto na kami, dyan na si Brogang. Let's go! Siyempre, excited ako na makasama ang 01 Squad sa North Loop na ito. Bagong experience para sa lahat. So, paakyat tayo ng Malico Viewpoint. Medyo umaambun na. Siyempre, doble ingat kasi puro ito twisties. Delikado, lalo na basa yung daanan. Sayan, dami namin, putya. Dito na tayo ngayon sa Malico Viewpoint. Ayan, isa to sa mga pinakadinarayo ng mga nagno-North Loop kasi sobrang ganda ng view dito. Medyo foggy lang ngayon ngayong umakyat kami ng 01 Moto family. Before ka makarating dito sa taas, dadaan ka muna sa Only Twisties. First time ko actually makasama ng gitong kalaking group. Napaka-organized. May communication, tapos may backup. Okay na, okay, goods na goods. Safe na safe actually. Kasi body system eh. Dami mo sinabi, so marami pa tayong pupuntahan guys. Kita-kita tayo sa next update ng 01 North Loop Tour. Let's go! Going down, baba na tayo. Tapos na tayo magpahinga rito sa Malico. Last time na nandito tayo, binabagyo. Bakit ang hiyak, dinaalan namin ngayon ha. Hindi maganda yung kapit ng mga goma namin. May mabulong pa. Buhay yung landslide. Lalim. Oh my God. Oh no, lalim. Ah, sa aming mating. Lumubog na yung mating. Zero visibility hanggang pababa. Let's go mga Siwa Nation. Punta na tayo ngayon sa ating next stop, sa ating North Loop. Sharp kung sharp po, wala na makita. Kami ng pataas. Zero na talaga. Puro landslide. Talagang laging fresh at moving ang mga lupa rito sa Malico eh, no? Kahit anong gawin nila ng semento, laging buibitaw yan eh. Paganda pa ng palaganda yung view natin dito. At mamaya descending naman, ang makikita din yun. Ayan, no? Yun! Tara, sama na kayo sa baba! Taga saan ba kayo? Sa baba? Ah, Pangasinan! Picture muna tayo! Let's go, Pangasinan! After natin sa Malico Viewpoint, bababa na tayo ng Sati para magpahinga saglit. Mahigit 6 na pong kilometro ang tatakbuhin natin. Mas okay na ngayon ang biyahe kasi wala nang ulan. Siyempre, buo pa din ang 01 Squad. Masaya lahat! Nag-e-enjoy at ganadong ganado lahat dahil umpisa pa lang to ng unang araw natin sa North Loop. Next box, sa race lang. It is what it is. O, di ba? Experience din sa akin pag nandito may maisiya. Tractor, tractor! Wala! May tumawag! Taka, taka, taka! Taka, taka, taka lang! Patay! Pata namin ang Bayumbong Municipal Hall. Let's go kita kids. Sana ma-enjoy nyo yung mga dala namin previous. So sa susunod na babalik tayo ng Nueva Vizcaya. Meron tayong Sati na para silipin. Shoutout Brogang! Salamat! After natin mag-enjoy, iba naman ang papasayahin natin. Mamimigay tayo ng mga dala nating mga produkto sa mga tao sa Bayumbong. Yeah, dito na tayo, Bayumbong Municipal Hall. Oh, yun o. No? Pagdating namin, sinimulan na agad
ang pagpapasaya ng mga tao. Isa ito sa mga dahilan kung bakit kami nagmomotor ang maghatid ng kaligayahan sa iba't ibang lugar. Iba ang ngiti ng mga taga dito, sobrang solid na experience kahit sa sandaling panahon, ramdam namin ang pag-welcome sa 01 Squad. Kanina yung tumakit siya. Okay, tapos sa mga sabi. Nakakatuwa, mga kaibigan nating matagal nating hindi nakita, pero yung pagmamahal di nagbabago, pagtulong di nagbabago. Regardless kung ano man nangyari sa mga nakaraan, yet still here we are, saya. From the bottom of my heart sa kalahat sa buong municipality ng Bayumbong, salamat po at na-experience ng 01 Squad ng isang malupitang welcome galing sa isang probinsya. Ano na yung motor mo? Ewan ko. Ito tayo na. Okay na. Dahil medyo delay tayo sa mga checkpoints, si Bestress na lang ang nakapunta sa Isabela Tay Will Be Done. Binisita niya ito para mapakita sa inyo ang ganda ng Isabela. Isa ito sa dinadayo ng karamihan pag pumupunta ng Norte. Going stretch to Cagayan City! Gitabi na tayo! Woo! Laban kung laban! Shoutout! Salamat! Oh. May poster pa sila rito. Ayan sila. Salamat ha. Susunod na magbalik. Thank you. Salamat sa Real Police. Thank you. Grabing lubak. Ay! Natatakot para sa kanya. So ang unang pupunta natin ngayong second day ay ang Queen Isabella Park dito sa Ilagan City. Isa itong park na pinagmamalaki ang statue ng Queen Isabella Fountain. Meron ding mga playground, chapel at iba pa. So alright mga Siwa Nation, nandito na kami ngayon sa Ilagan Isabela. Pangalawang araw na namin ngayon at susunod na pupuntahan namin yung Cagayan. Pero bago tayo umalis, may mga naghihintay dito sa amin. At syempre, sa bawat pinupuntahan ni Boss Arch, dapat laging merong masaya. Tara, samahan niyo. Tatanungin natin kung deserve niya ba to. Hello po! Paling ka na vlog namin, Boss! Saan ka, Boss? Section naman. Section ng ah, sa school ninyo. Ayan, shoutout sa teacher ninyo. Ma'am, pasan niyo itong mga estudyante niyo, ha? Hello. Anong oras ka ba naghihintay dito? Mga 8 pa po. 8 pa? Salamat ha, naghihintay ka. Tsaka syempre, from Boss Arch. Bilil Aqua Blast dahil dyan! Yes! Thank you po! 01 ako ang number 1! Pada tayo sa lupain ng masasarap na pansit! Let's go! Cagayan! So day 2 na namin ngayon ng North Loop. So ito yung part na hindi ko masyado napupuntahan sa mga North Loop. Usually kasi yung North Loop ko, malabo sa Ironman. Pastro lang ng pastro sa Cagayan. Pero ngayon, mag-enjoy tayo ngayon. At ang last stop natin ngayon ay sa Bugay, Cagayan. Katabi ng Apari. And we're here. Cagayan, nandito na tayo ngayon. Pabagaan na tayo dito ng kainan natin. Dito na tayo kakain ang pinakapaborito nating pansit. Kabagan and Batil Patong. Yeah. Magpupunta talaga ako rito. Di pwede hindi ko titikman yun. Tignan mo, gano'ng kaganto. Ba talaga probinsya? Pansitan na. So ayun, nandito kami ngayon sa Tugigaraw. And ito ka daw yung specialty. Actually, first time ko makakakain ng Pansit Batil Patos. And ang nakakatuwa sa kanya, kakaiba siya kasi yung pinakailalim niya is yung pansit. Tapos sa ibabaw, sobrang dami ng variety of everything. Ha? Everything? Ito pala yung lasa nun. Ito pala yung pinagmamalaki ng Cagayan. Sarap. Legit ka. First time kong kumain ng ganito dito. Sarap. Solid. Usually, di ako mahilig kumain ng pansit. Pero ito the best. Tinikman ko. Ulit-ulitin ko to. Solid. Pag nandito ako sa Cagayan, ito yung must try na pagkain dito. Yung pansit batil patong. Ito tayo sa Crab Hotel. Kung tatanungin nyo itong area na to, ito na po ay Cagayan, Paapari. Yung nakikita nyo pong dagat na yan, yung pier na yan, dagat na po yan, papuntang Taiwan. Itong side na to, Taiwan na to. Makaharap na yan sa Batanes, sa Babuyan Island. Basically ngayon, mabaybay tayo sa pinakadulong kalsada sa Pilipinas nyo. Pamunta tayo ang Bugay Municipal Hall, kung saan ginagawa yung Crab Festival. Hapon binabagyo sila kaya hindi natuloy. So sa pinaka-highlights daw ng lugar na to yung mga mangrove nila. Kaya meron silang crab festival. So yun sa pinaka-highlight niya yun dito, crab and mangrove festival.
Ayan ah. Ayan ah. Crab capital of the northern North Luzon, Philippines. First time ko nakarating dito, finally. Stig. Sa Norte. Kumusta ka na? Nakarating din. Dulon-dulo pala to. Welcome sa tupok ng Pilipinas. Morning guys! Andito tayo ngayon sa Bugay, sa Crab Hotel. So, andito tayo ngayon sa pinakatuktok ng Pilipinas. Dito tayo magpapahinga ngayong araw. Dahil gabi na kami nakadating kahapon, ngayon pa lang namin makikita ang ganda nitong lugar. Payapa, walang polusyon, ang sarap sa pakiramdam, rinig mo ang tunog ng mga alon. Salamat 01 Squad! Pangatlong araw na natin pero full of energy pa din ang mga katawan ninyo. Ang mahalaga, lahat masaya at nag-i-enjoy. Pupunta na tayo sa Abari Arc. So let's go! Samahan nyo kami sa journey namin ngayon sa North Loop with Villain 01 Moto Squad. Let's go! Day 3 na, this is the first, one of the first stops na gagawin namin yun. Medyo magiging busy kami ngayon. Pero at least, finally, nakarating na ang squad sa sikat na pulang Arco dito sa Norte. Welcome to Apari, mga Kasiwa Nation. Susunod naman natin, Pagod Pod, Kita Hits! Suot, no? Makita yung mga riders of the Philippines. Yes. Thank you. Salamat. Salamat, Laveria. Wow! Isang accomplishment para sa akin ang makasama ang 01 Squad dito sa Patapat Bridge.
Ang sarap sa feeling, nakadating kami dito ng safe, isa ang patapat bridge sa pinakasikat na tulay dito sa Ilocos Norte. Tignan nyo naman, hinding-hindi ka mapapagod pag masdan ang paligid. Napaka-solid kahit saan mo tignan. Ito din pala ang pang-apat na pinakamahabang tulay dito sa Pilipinas. Sunod naman na pupuntahan natin ay ang tinatawag nilang Little Bataan, Ness of the North. Isa na namang tourist attraction dito sa Norte. Lagpas 20 kilometro ang layo nito sa Patapat Bridge. Nandito na tayo sa Norte, kaya puntahan na din natin ito. Pagdating mo sa Tuktok, bibigyan ka ng napakagandang view ng dagat. Tanggal ang pagod dahil sa very scenic view. 360 degree, kita mo ang paligid mo dahil napakataas nito. Hindi pa dyan natatapos ang pangatlong araw natin. Hindi kami napapagod. Sunod naman natin, syempre. Papalagpasin pa ba natin ang windmill? Hindi kumpleto ang Ilocos kung walang windmill. Special itong windmill dahil nagbibigay ito ng halos 40% kuryente dito sa Ilocos Norte. Dinarayo ito palagi ng mga motorista dahil sa angking ganda nito, dahil tabing dagat din ito. Commit ko yung itinerary kasi ito yung itinerary na. Commitment tayo eh. Kahit late, nandito tayo sa windmill kasi yun yung usapan. Yan naman ang susunod na masisira. Huwag yun ang paanda rin, tulak lang. Tulak lang, tulak. Tulak lang, iigob sa loob yan. Sige, ang dami mong alam ha. Huwag muna tayong umuwi. Hindi pa nga tayo uuwi dahil dadaan pa tayo ng Ilocos Norte. Welcome Arch. Dahil may mga naghihintay pa sa atin sa lugar na yon. Ito na ang last stop ngayong pangatlong araw namin sa North Loop. Simula umaga hanggang gabi, nasa labas tayo. Maraming salamat sa lahat ng naghintay sa aming 01 squad. Kahit medyo na late sa sinabing oras, naghintay pa din kayo. Napaka-solid. Kaya ang sarap bumalik palagi ng Norte. Grabe kayo magmahal. Pagkatanda sa 01! Ilan ay nagpahinga na, ang iba naman tumuloy pa din sa paggala. Binisita nila ang Calle Crisologo dito sa Vigan. Masyado ng gabi nung mga oras na to kaya wala nang masyadong tao. Pag sinabing Vigan, Calle Crisologo na agad ang isa sa naiisip ng mga tao. Pang-apat na araw na natin dito sa North Loop, ang una nating pupuntahan ngayon ay ang Baluarte Zoo. Nakapunta na ako dito ng ilang beses na, pero syempre iba pa din ang pakiramdam kapag kasama ang mga tinuturing mong pamilya. Masarap din maging isip bata minsan kahit saglit. Nakakalimutan mo yung mga problema mo dahil wala kang iniisip kundi ang mag-enjoy sa moment na ito. No. Shout out. Basti tonto ah. Paminsan-minsan kailangan nyo din ng ganito, pampakalma ng utak. Yung alam mong malayo ka sa Metro Manila, malayo sa mga stress, malayo sa trabaho, enjoy lang buong araw kasama ang mga pamilya. So punta na tayo ngayon, Narpakan! So nalagihintay yung mga C1 Nation natin, let's go! Ilalagpas sa isang oras ang biyahe papunta sa next stop natin, Narvacan Mall. Mamimigay na naman tayo ng mga sorpresa para sa ating mga ka-Z1 Nation. Hello guys, andito tayo ngayon sa Narvacan. Grabe yung nangyaring get-together natin with V-Lane, Team V-Lane. Hindi ko in-expect na magiging ganun kasaya and I'm so happy. Sobrang lumabas yung pagkabata ko na ikot-likot, pero ang saya-saya. Sobrang welcoming ng mga tao. Ang warm ng pag-welcome nila sa aming lahat. So, thank you so much, Narvacan, sa pag-welcome sa 01 Moto Squad. And babalik kami dito for sure. Thank you! Sobrang saya natin kanina, no? Daming palaro, ang daming pamigay. Nag-enjoy naman ang lahat. Kitang-kita na nyo naman sa mga video namin. So, ang daming sumayaw, ang daming mga palaro. Yun. Uulit-ulitin pa namin itong experience na to. Solid, sobrang saya. Makita-kita tayo by next year. Maulit namin to. Ride safe sa lahat. Ingat. Alright, mga C1 Nation, nandito tayo ngayon sa La Union, San Gabriel.
Yes, ano meron dito? Papunta tayo ng falls. At anong falls? Ang isa sa pinakasikat na falls dito sa La Union, Tangadan Falls. Yes, kasama natin ang squad. Papa-experience natin sa kanila yung na-experience na namin dati. So, pinagsasabihan kami magdaan-dahan daw. Last time nakaahon ako rito, nakakotse. So, paliblib ng paliblib. So, usually yung mga falls nasa bundok talaga. Kaya aahon tayo. So, ito yung masikip na part talaga rito eh. Ahonin! Bumubutas na ng bundok yung daan, oh. Ganda! Tsaka lamig! Presko! Ito na yung tubig. Galing sa ilog yan, usually. Unlimited twisties at matarik ang daanan bago mo mapuntahan ang falls. Kaya magbaon ka ng lakas ng loob sa sarili at tiwala sa motor dahil delikado ito lalo na sa mga first timer. Dadaan ka talaga sa gilid ng bundok. Mahabang lakaran ang gagawin mo bago mo mapuntahan ang Tangadan Falls. Pero worth it lahat ng yan pag nakapunta ka na. Tara tignan natin ang ganda nito. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng naging parte para mabuo itong 01 Moto North Loop. Hindi magiging ganito ka-successful ito kung wala ang pagtutulungan. Lahat kami nag-enjoy sa paglibot namin sa buong North. Tunay ngang hindi mababayaran ang ganda nito. Kaya hinding-hindi kami magsasawang bumisita sa inyo. Muli, this is Boss Arch at laging niyong tatandaan. Sige bomba, bilin lang ang malakas. Sige bomba, bilin lang ang malakas. Sige bomba, bilin lang ang malakas. Kahit para lang sa kontrabida, ito palabas. Sige bomba, bilin lang ang malakas. Sige bomba, bilin lang ang malakas. Sige bomba.